nakuha sa kanya ang belt niya. Siya pa naman ang inaasahan na maging second lupak niya. Pero ang kanyang lamok na pakalayo sa dati niyang lamok. At sabi ko, walang training ito. Wala itong discipline sa kanyang sarili. Because ang kanyang dawihing box ang layo sa dati niya. Meaning, hindi niya na-maintain ang exercise ng discipline. Mga kapatid, gusto natin maging winner, we must maintain discipline, we must maintain our feeding and our nourishment from the Word of God. Amen. Because if we have not, we will be a loser. Amen. Number next, neglect not your gift. Huwag mo naman kalimutan ang gift mo. Kung mayroon kang gasa, mayroon kang abilidad, kailangan gamitin mo. 1 Timothy chapter 4 and verse 14. 1 Timothy 4, 14. Neglect not the gift that is in thee. Every one of us, bawat isa sa atin, mayroong mga abilidad, mga gift na binigay ng Panginoon. Hindi, walang isa mang mananampalataya na walang gift. Na magsabi ka, well, wala ako sila, marami, wala ko. Every one of us, God has given a gift or gifts. Amen. Mayroong isa, mayroong dalawa, mayroong tatlo. And continue na po, 1 Peter 4 and verse number 10. 1 Peter 4, 10. Ito po ang sabi ng malalang kaklamat sa 1 Peter 4, 10. As every man, bawat tao, had received the gift, even so ministered the same one to another as God's stewards of the manifold grace of God. Maaaring ang iba sa inyo, gift of singing. Maaaring ang iba sa inyo, gift of teaching. Maaaring iba sa inyo, gift of playing musical instruments. Maaaring iba sa inyo, gift of giving. Ang iba sa inyo, gift of mercy. Ang iba sa inyo, gift of administration. Ang iba sa inyo, gift of encouragement or encouraging people. Regardless of the gift, 1, 2, 3, or 4, or at least one, do not neglect the gift. Use it for the glory of Jesus Christ. Kung kalintahan yan, gamitin mo kung saan ka may abilidad, mayroon kang tinatawag na ability to do for the things of the Lord. Number next, to be a winner, not only neglect not your gift, not only nourish in the Lord, invest in the Lord, worship the Lord, but number next, exhort others for the Lord. Amen. Isang problema sa ating mga simbahan ngayon is instead of becoming a stepping stone, we become a stumbling block. Amen? Amen. Instead of encouraging others, we discourage others. Pinaka-best na gawain sa gawain ng Diyos, mga kapatid, is to be an encouragement to others. Kailangan mag-encourage ka ng iba. Mayroon mga tao na nanghihina. Mayroon mga problema. Encourage them in the Lord. Ayaw, hindi ka dapat magiging critic. Hindi ka dapat maging stumbling block. Exhort others for the Lord. Hebrews 10 verse number 25. Hebrews 10 verse 25. Nabasa natin kanina ito, balikan ko. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another as and so much the more as you see the day approaching. Malapit ang pagbalik ng Panginoon. Kailangan, wala tayo. Ha? Pagkakarating ng panahon, kagaya sa panahon ng Noah, na palangan-langan pa ang mga tao, they linger, they try to procrastinate. Anyway, I have more time, later ko na lang. Darating ang panahon, it's too late for you to regret. Amen. Exhort others unto the Lord. Number last, to be a winner, run the race of the Lord. Amen. Amen.
Takbo ka na victorious. Second Corinthians. First Corinthians instead of Second Corinthians. Chapter 9. Verse number 24. First Corinthians 9, verse 24. Know ye not that they which run in a race run all? Know ye not that they which run in a race run all? But one receiveth the prize. So run that ye may obtain, that ye may obtain the prize. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now we do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Amen. Imagine the people that, you know, join the Olympic. Anong ginagawa nila? What do we do? Practice, discipline, lahat ng paraan, everything we can do to win. Because you cannot win without striving for mastery. At anong nangyari sa kanila in the Olympics? They obtain a corruptible crown. Gold medal, silver medal, bronze medal. They obtain a corruptible. Yung salitang corruptible na sisira. But we are incorruptible. Mayroong Olympic spiritual in the Word of God. Let Amen. Us run the race so we can obtain the incorruptible crown. How do we do that? Run the race with patience. Huwag na upo na lamang dahil ligtas na po, huwag na satisfied na po ligtas ako. You need to run the race so that you can obtain a corrupt and incorruptible crown. Amen. To be a winner, you must run. Amen. And that's your need. Number one, worship the Lord. Invest in the Lord. Nourish in the Lord. Neglect not the gift of the Lord. Exhort others to the Lord. And run the race.